Good morning! Welcome to the 9 Mornings with Father Gerry. We are now in Day 5 of our daily special Simbang Gabi Reflection before Christmas. Ang mga anghel or angels ay hindi sila randomly nag-aappear o nagpapakita kung saan-saan lang. At kung nagpapakita man sila, sigurado itong may intention or purpose and a message. They always appear with a purpose, for angels are serious creatures with lots of things to do in behalf of God. They do not spend their time on useless matters. That is why when the angel Gabriel appeared in Nazareth, Mary was troubled. Gulong-gulo isip niya noon. Pinagsabihan siya ng anghel na kailangan gumawa siya ng special na ministry na hindi hiningi ng Panginoon kanino man, kundi siya lamang for 1,000 years. Now, Mary's Annunciation is unique and final, but we have our own Annunciation in our own lives. How do we square with Mary? Paano ba natin siya pamarisan? Did we respond with courage and bravery as she did? This gospel today tells us that courage and bravery come in different packages. In this case, a young woman from the backwaters of Nazareth stand not only the world but the heavens as well with her courageous yes, I do to the church and her questioning faith. How this would be since I am a virgin? Thus, she came to know that it's the working of the Holy Spirit. God gives us grace and expects us to respond with the same willingness and obedience and heartfelt trust as Mary did. When God commands, take note, He also gives the help, the strength, and the means to respond. Meaning, kung ang Diyos ay may inuutos o sinasabi sa iyo, rest assured na siya na rin mismo ang magpapadala sa iyo ng tulong o biyaya. Pinaubaya mo ba ang iyong buhay sa mga biyaya ng Diyos? We can either yield to His grace and resist and go our own way. We always have a choice. The question now is, naniniwala ka ba talaga sa mga pangako ng Diyos at umaasa ka ba sa Kanyang biyaya? Let us pray. Heavenly Father, You offer us abundant grace, mercy, and forgiveness through Your Son, our Lord Jesus Christ. Tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na puno ng biyaya tulad sa ginawa ni Maria sa pamamagitan ng paniniwala sa iyong mga pangako at salita ng pagbibigay sa iyo ng angking hindi kaaya-aya kung oo sa iyong kalooban at plano para sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Good morning, mga kapatid, and may God bless us all. Enjoy your day today. Advance, Merry Christmas to everyone.